Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone! Welcome po ulit sa aking channel, Nurse Cook and Tour. Ngayong araw, mapapanood ninyo ang aming pamamasyal sa isang indoor park sa loob ng mall dito sa Qatar, sa Mall of Qatar. So tayo po ay magtutour. Usong-uso po ngayon ang mga indoor park katulad ng ganito dito sa mall ng mga Qatar. Kahit saan tayo magpunta, kahit saang mall ay meron po silang ganitong mga indoor park. Pagandahan na lang at kung ano-ano yung mga kakaibang mga pwedeng masakyan or rides. Na yung iba naman ay enjoy na enjoy yung mga bata kahit na nahihilo na sila, naaalog na yung mga ulo nila, enjoy pa rin. So, ganyan na po ang mga trend ngayon ng mga kabataan. Dati-dati kasi ang mga makikita natin sa loob ng mga ganito, parang perya or indoor park or carnival, ay ang mga pangkaraniwan, mga carousel, Ferris wheel, ganun. Ang na-observe ko lang po, yung mga latest ngayon, kakaiba na. Hindi mo na makikita yung mga, bibihira na lang yung mga carousel. Ayan, yung mga ganyan, o. Swing na umiikot. Yan, may dalawang bata na. Hanga ako sa mga bata na hindi nahihilo. Maliliit pa sila, parang enjoy lang, wala lang sa kanila. Eh, kung ako po, kahit nung bata pa ako, hindi ako nasakay sa ganyan kasi hiluhin ako, hindi ako pwede. Baka magsuka tayo. So, may mga ganyan din mga sasakyan. Ang gaganda, napaka-modern na ng mga tinatawag na ngayon rides or indoor park. At saka anytime na lang ay pwede pumunta dito yung mga bata, kung may mga anak tayo. Pwede sila mag-enjoy kasi nasa loob lang ito ng mall, hindi siya mainit. In fact, malamig dahil may mga aircon. So talagang ang mga technology ngayon ay nag-iiba talaga. At inaayon nila sa mga kung saan comfortable ang mga parents at saka mga anak. So, yung mga ganito, bump car ay pangkaraniwan na rin lang natin nakikita. So, meron din po ganyan. At actually, ang mga pumupunta dito sa mga indoor park, hindi lang mga bata, pati mga adult, mga tatay, mga binata, mga nanay. Ayan, yung mga may ganyan din po, nakikita din natin yan sa Pilipinas, meron sa MOA. Pero dito, ganyan lang kasimple yung ano. Pati mga maliliit na bata, yan, dalawa nga lang sila, kambal pa yata. So, okay lang, parang hindi sila natatakot sa mga heights. Okay lang sa kanila. Kung nagugustuhan nyo po ang aking video, pwedeng pakilike na lang. At pakisubscribe na lang kung kayo ay hindi pa nakakasubscribe. Pakiclick ang all notification para updated kayo sa mga latest uploads ko. So, punta tayo sa ibang rides naman. Ito yon. May nakalagay na 360. Hindi ko po alam, wala akong idea kung bakit tinawag yan na 360. Pero nung makita ko at ma-witness ng aking dalawang mata kung paano iniikot yung mga nasa taas, kung ako po ay hindi ko kakayanin, mahihilo ako at magsusuka. Kaya alam ko pang aking weakness, hindi ako sumasakay sa mga ganito kahit maliit pa ako or mga dalaga na ako. Never. Kahit hanggang ngayon po, gusto ko lang manood. So, nagpunta kami dito para makapag-video din, hindi para manood. At para makakita ng mga iba't ibang modern rides na tinatawag. So, wala rin po akong idea kung how much ang bayad dito bawat ano tao. So tingnan niyo po, oh, nabaliktad na yung mga nasa taas. At ang mga bata ay okay lang, kalmado. Ewan ko kung tulog sila or nakapikit yung mga mata, hindi naman nasigaw. Ayan. So mga ganyan po, iba't ibang ikot, iba't ibang klaseng pag-ikot sa kanila. Talagang maaalog ang ulo at mahihilo. Pero nga, sabi ko sa inyo, may mga bata na enjoy sila
sa mga ganito. Kakaiba na po kasi ang mga kabataan ngayon. Mas enjoy sila kung naiikot sila, naalog sila, or naduduyan sila. So, nag-iiba po talaga ang mga kagustuhan ng mga kabataan. So, eto, nung makita ko bumaba na sila, yung mga nakasakay, mga halos puro babae. Ayan, tinakpan na lang po natin ang kanilang mga mukha dahil hindi naman po maganda ipakita natin sila. May mga batang lalaki din. So, as in, nung pagbaba nila, wala lang. Parang hindi sila nahilo. Okay lang, maglakad. Parang hindi sumakay ng mga ganong rides na nakakahilo, nakakaalog ng ulo. So, nag-proceed tayo sa taas kasi meron pa sa taas itong indoor park. At tignan natin kung anong meron doon. So, dito sa taas ay meron namang mga, yan, nakikita natin to dito kasi umabot po siya sa taas. Ayan, so mga bata, kalmado lang. May isang bata dito na nakapikit lang siya at hindi niya tinitignan. Eto, hindi niya tinitignan yung pagtaas, pagbaba. So, isa din siguro to sa mga sikreto para hindi ka mahilo. Pero kung katulad natin, medyo may mga edad-edad na, hindi na natin siguro kakayanin ganito. Ba't tayo sasakay sa mga ganito? Eh baka kung ano pang mangyari sa atin. Kasi kunyari, minsan din sa mga eroplano, bigla na lang yung bababa ng husto yung eroplano. So, talaga yung puso mo ay makakaramdam ka ng konting takot. So, ikot tayo. Dito nga tayo sa taas. Magaganda po, makulay. Very colorful. Yun yung yan. Nag-aakyatan lang yung mga bata doon. Ewan ko kung anong meron doon sa taas. Ayan. Akyat sila dyan. So, sa nakikita ko, parang takbo lang sila ng takbo. Play ng play. Ayan. Napaka-colorful ang paligid. So, kasama ko yung aking anak na dalaga sa pamamasyal. Ayan. Ikot din tayo dito. So, meron din pong ganyan. Hindi naman siya carousel kasi wala siyang horse. Pero umiikot lang din. May bata. So, may ganyan din mga nilalaro sa table. Ito din may mga sasakyan na sasakay mga bata. O, tingnan niyo po yung Hello Kitty. Ang ganda. Pero, nung napunta kami dito, hindi siya masyadong marami ang mga bata. Ayan, sa loob, isang bata lang nakaupo doon, iniikot lang. May mga balls. Ito, hindi ko alam kung paano siya. O baka ganito rin lang, iniikot. Ayan, may mga nakasakay. So, yung mga bata, okay lang sila kahit mag-isa lang. Tinitignan lang ng mga magulang. Safe naman po at wala namang harm. So, dito din ang bilihan ng ticket sa taas. Yan, eto, titignan natin mga bata. Ang gagaling nila. Hindi ko alam kung anong tawag sa laro na to. Sa table. Meron din naman talon ng talon. Trampoline. Ayan, eto po yung talagang na-focus ang aking paningin dito. May apat na bata na lokal, Katari siguro. Na-amaze ako sa kanila, humanga ako kasi tingnan nyo po kung paano sila binabaliktad. Okay na okay lang sila. At hindi sila nahihilo, mashallah. So talagang matagal ko siya binidyohan. At gusto ko makita kung paano ito pinapagalaw. Puro makina na po siya lahat at parang mukhang kamay ng robot. So actually, first time ko lang nakakita ng ganito. Hindi ko nga alam po kung anong tawag dito sa rides na to. Kahit sa Pilipinas, hindi ako nakakita pa ng ganito. So gaya nga ng sinabi ko, mga modern rides ang naandito. Ayan. So meron din po ako mga napuntahang ibang indoor park. Wala pa ako nakitang ganito so far. Kaya naisip kong i-share ang video na magkaroon naman tayo ng idea kung ano bang meron dito sa abroad na hindi pa natin nakikita or nasakyan sa ating bansa, sa Pinas. So, ganyan lang po.
binabaliktad sila. O, tapos, baliktad ulit. Baliktad ng baliktad. So, talagang mahihilo ka rin siguro. At safe naman, kahit anong baliktad sa kanila, andyan pa rin po sila nakaupo. So, maayos ang kanilang pagka-seatbelt. Kasi sa pagkakabaliktad na yan, meron talagang harm kung hindi maganda ang pagkalagay ng kanilang seatbelt ay maaari silang mahulog, ma-injured. So, tignan nyo po. Oh. So, kung may mga idea kayo kung anong tawag dyan, baka alam nyo yung mga sa ibang bansa din, pwedeng pa-comment below na lang at nang malaman din natin kung anong mga tawag sa ride na yan. Ayan po. So far, ito yung nakita ko at saka yung isa kanina na talagang mahihilo kapag sumakay ka dyan. Kaya nga ang nakita ko yung mga sumasakay dyan, yung mga batang lalaki na siguro ang tatapang talaga. So yan, natapos na sila. So napunta naman tayo dito. Magandang tignan yung mga parang mga stuffed toy siya. Yan, napaka-colorful. So, bali, nag-video lang po ako at hindi ako nagtanong kung magkakano yung mga rides. Pero baka I'm sure medyo mahal-mahal ng konti. So, malapit na po magtapos ang ating video at maraming maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.